Ayan. So, this time, ang i-discuss naman natin dito is about one way and two ways love and the concept of the tributary area. So, before natin maintindihan class ang konsepto ng tributary area, dapat alam muna natin kung ano ang main classifications ng slab, which is one way and two way slab. So, simulan natin yung lecture. So, pag sinabi nating one way slab, nakadepende kasi ito class sa dimension ng rectangle na slab, no? So, kapag ang length, dinivide mo ng width, is greater than 2, yun nga, no? L over W is greater than 2, or yung width over L is less than 0.5. So, parehas lang naman yan class ng interpretation kasi diba, reciprocal lang naman, no? L over W, ito W over L. And ang reciprocal ng 2 is 0.5. So, kapag na-met ng slab yung criteria na ito, ibig sabihin, this is a one-way slab. O ulitin ko, kapag na-met na ng ating dimension yung criteria na ito, this is for one-way slab. On the other hand, so kung yung length over width is less than or equal to 2, or yung width over L is greater than or equal to 0.5, we consider the slab as two-way slab. So, ito yung figure niya. Ang classification kasi class ng slab, nakadepende ito sa kung paano siya magde-deform, paano siya magde-deflect. So, yun nga, kapag one-way slab, ang ibig sabihin, one-way distribution lang ang bigat. So, for the case of two-way slab, two-way distribution ang mangyayari. So, yun yung major na difference nila. So, ano pa yung reason kung bakit kailangan natin malaman kung one-way or two-way ang slab? Kasi, dito na tayo sa concept of tributary area or the distribution of load. So, halimbawa class, meron tayong one-way slab kung mapapansin nyo dito. So, assuming the length is long enough to consider this as what? A one-way slab. Ang mangyayari, we have two long beams here, no? So, this is a beam. So, this is a beam. Ngayon, ang tendency, literal na hahatiin mo class yung slab sa gitna, 'di ba? Literal na hinati natin yung slab sa gitna. Tapos, yung lahat ng load na dito sa taas, lahat ng load na nasa taas, dadalhin nitong beam na 'to. Ulitin ko, lahat ng load mapupunta dito. And lahat naman ng load dito sa baba ng ating division mapupunta dito sa isang mahabang beam na 'to. So, yung dalawa lang ang magiging carrier ng load. Uulitin ko, itong dalawa lang ang carrier. So, ano naman yung purpose nitong dalawang short beams natin? So, ano naman yung magiging purpose niya? So, theoretically speaking, wala na siyang purpose bukod sa maging stiffener. So, pag sinabi nating stiffener, yung bracing niya ng mga column. Pero, yun na nga, in an actual sense, meron din siyang dinadala. Pero, uulitin ko, sa theoretical sense, ina-assume natin sa design process and sa distribution process na itong beam na to, itong short one na dalawa, kapag one-way slab, wala na yan dinadalang load. Ulitin ko, hindi na yan load carrier. So, kapag one-way, atiin mo lang literal sa gitna. So, itong beam na to, i-carry niya lahat ng bigat na nandito sa specific region. So, ito na class ang tinatawag natin na tributary area. So, pag sinabing tributary area, ito yung specific region na dadalhin ng specific structural element. So, halimbawa, ito, this is the tributary area of this beam. So, lahat ng bigat sa areyang ito, itong beam na to ang responsible na mag-carry. So, yun yung definition natin. So, as this one, lahat ng bigat dito sa portion na to ng slab, itong beam na to ang responsable to carry those loads. Since itong dalawa, walang tributary area, so theoretically speaking, wala silang load na dadalhin. So, ganun yung point natin dito. So, this is the importance na alam natin kung ang slab ay one-way or two-way. Kasi, yung concept ng tributary area. Well, dito tayo, sa two-way slab, na iba, no? Meron na tayong framing system. Actually, palagi ito class na 45 degrees, palagi ito na 45 degrees na pagkahati. 45 degrees, 45 degrees. So, as this one, 45 degrees, 45 degrees. So, of course, yung pagka-bracing niyan ay 45 degrees. So, ngayon, kapag two-way slab, itong dalawang short beams natin is load carrier na. Diba? Meron na kasi siyang tributary area
So, ibig sabihin, magdadala na siya ng load. So, therefore, kung ano man yung load na nag-a-act dito sa triangle na to, so, ang responsible na mag-carry ng load dito is this beam, diba? Kasi, based sa direction, siya ang carrier. On the other hand, ganun din dito sa triangular tributary area, kung ano man yung load na nag-a-act dito, ang responsible is this one. Even this, trapezoid, ang magiging responsible ng trapezoidal loading ay ito. And lastly, ganun din dito, ang magiging responsible ay ito. So, yun yung concept. So, ulitin ko lang ah, dapat alam nyo kung paano ang bracing dyan. So, example, maglagay lang muna ko, no? Sa one way, saka two ways lang. Kung paano yung pagkahati. So, one way, slab. Tapos, two-way slab. Mag-drawing lang muna ako, class, no? Okay. So, sige. Wait lang ha. Okay. Ipakikita ko lang, no, yung concept pa ng tributary area. Ayan. So, for one-way slab, i-assume ko to class na this is 2 meter. Tapos, this is 5 meter. So, ayan. Ngayon, ang mangyayari, so, syempre, ang length over width natin dito ay 5 over 2. So, that is 2.5. And, syempre, ang 2.5 class ay greater than 2. So, ibig sabihin, this is what? A one-way slab nga. Okay? So, ang gagawin nyo lang class, para mahanap nyo yung tributary area, literal lang nahahatiin mo to. Okay, no? So, ganyan yung concept niya. Literal lang, nahahatiin mo. So, therefore, lahat ng loads, pag ganito lang yung direction niya. So, kung 2 meter, yung initial width ng slab, so, ang tendency dito, magiging 1 meter siya. Tapos, magiging 1 meter. Ang tawag natin dito, class, sa 1 meter na to, ay ang tributary width. Again, ang tawag natin sa 1 meter na yan ay tributary width. On the other hand, paano naman class kapag two-way slab? As I said earlier, dapat 45 degrees ang pagkahati niyan. So therefore, ang magiging bracing niyan class ay ganito. By the way, hindi ko pa pala nalalagyan ng dimension. Mag-assume lang muna ako class ng dimension. So, halimbawa, this is 3 meters. Tapos, this is 4 meters. Okay, so patunayan natin na this is a two-way slab. L over W is 4 over 3, which is 1.333 less than 2. So, therefore, 2-way slab to. Okay, pagpatuloy ko lang yung tributary natin. Ayan. So, this time, ang tendency, ganito yung pagdadala niya ng load. So, 45, 45, 45, 45, 45, 45, tapos 45, 45. Okay, so ganyan siya. So pag ganyan yan plus. Okay. So syempre, halata naman na dito pa lang pag hinati natin, tig 1.5 meter dito.
Tama ba? Yes, tama siya. Kasi halata naman class na 3 meter, pag hinati mo, 1.5 meter siya. So, 1.5 meter. Pero, pagdating dito class, di ba 4 meters to? Di ba? Pagdating natin sa length or sa longer dimension, di ba 4 meters siya class? So, ibig sabihin, ang mangyayari due to the property of a 45-45-90 triangle, so, dito, sa intersection na to, ang distance niyan class ay 4.5 meter. Sorry, 1.5 meter. Ulitin ko, 1.5 meter to. Saan yan galing? Dito mismo sa na-compute natin kanina na hinati lang yung 3 meter. So, 1.5 meter to, dapat 1.5 meter din dito. So, of course, dapat yun din yung isa ay 1.5 meter na rin to. So, nilalagay ko yung exact na dimension. Lastly, kung 4 meter to, since 1.5 to and 1.5, 3 meter yan. So, 4 meter minus 3 meter. So, this is 1 meter. So, dapat alam mo rin kung paano yung mga dimensions ng ating tributary area. So, this trapezoid, 1 meter ito class. Diba? Sa trapezoid natin, 1 meter ito. Then, 4 meter doon. So, yun. At least, no? Meron na tayong idea kung paano ang distribution for one-way and two-way slab. So, para mas magets nyo pa, I prepared a three-dimensional modeling dyan. So, halimbawa, ito class. This is 4 by 10. So, ibig sabihin, length over width, 10 divided by 4 is 2.5. 2.5 is greater than 2. So, therefore, this is what? A one-way slab. So, ngayon, so, kung ina-expect nyo sa one-way slab glass, ang carrier lang is itong malaking beam na to or mahabang beam na dalawa. So, diba nga, katulad dito, yung mahaba lang ang carrier, yung natitirang dalawang maliit na ano, yung dalawa lang dito, no, mahaba na carrier, yung natitirang dalawa ay hindi yan carrier glass ng ating bigat. So, therefore, ang mangyayari, nandito na siya. Ito, no? So, hinati ko. Ito yung tributary area. So, lahat ng loads dito mapupunta sa beam na to. Lahat ng loads dito mapupunta sa beam na ito. So, itong dalawa, theoretically, wala yung dadalhing bigat. So, itong mangyayari. So, linear load, uniform load, uniform load. Ayan. So, ganun lang. While sa two-way slab, I present another one. So, sige. Ba't wala na? Okay. Nawala na eh. Wait lang. Check ko lang ulit class ah. Okay, no? So, pasensya na. Parang hindi ko na nahanap, no, yung animation ko for 2 weeks slab. Nevertheless, I hope this OneNote naman presentation helps you para magets yun, no? So, ayan. Pwede na tayong mag-proceed, no? So, next tayo, tributary area for beams. Okay, so, example, sa pagkakataong ito class, mag-i-sketch lang naman tayo ng tributary area. So, for example, sketch the tributary area for beam AB, BE, EH, HI, CF, and JK of the typical floor frame of floor plan shown. So, this is the floor plan. I-paste ko muna siya sa OneNote. Sige. So, ang gagawin natin, no? Ano ba yung gustong sabihin ng problem class? Dapat daw, ma-sketch natin yung tributary area nang balik ako sa PowerPoint, ng beam AB, BE, EH, HI, CF, and JK of the atypical floor area shown. Wala pa tayo dito ang gagawing computation. Ang gagawin muna natin is ipapractice natin yung natutunan natin dito sa distribution ng one-way saka ng two-way slabs. So, ready na?
So, sige, I hope ready na tayo. So, una, dapat, tingnan nyo muna class kung, tingnan nyo muna yung floor plan. Yun yung unang step. Observe the floor plan. At the same time, dapat alam mo if the slab is one way or two way. So, halimbawa, ito, 3x5. Sabi natin, ang computation natin dyan is length over width. If the length over width is less than 2, then that is a two-way slab. If length over width is greater than 2, and that is a one-way slab. So, check muna natin, 5 divided by 3. So, 5 divided by 3 is 1.667 plus. And therefore, I am referring pa dito sa ABED, this is this slab mo, no? Since 1.667 siya, and 1.67 is less than 2, so we consider this one as what? A two-way slab. And kapag two-way slab, simulan na natin yung process ng pag-drawing ng tributary area. So, syempre, simula sa A, hatiin natin to, then hatiin natin to, ganun din dito. Alam nyo naman na, syempre, 45 degrees yan. Again, alam nyo ng 45 degrees itong connections dito. So, 45 yan. 45. Ayan. So, this is the tributary distribution for slab ABED. Again, dapat alam nyo. On the other hand, this BCFE, itong slab na to class, diba? So, actually, kahit wala ng compute mo, 3 over 3 is 3, and 3 is less, ay sorry, 3 over 3 is 1, and 1 is less than 2. So, therefore, this is a two-way slab. Kaya lang, kapag square slab, diba square to? Diba? Square na 3 by 3. Yung distribution niya, parehas lang naman, masusunod pa rin class yung 45 degrees. Pero kapag square, ganito na lang. Kasi alam nyo, 45 degrees na to, no? So, mangyayari, 45 to, 45 doon, then 45 din. So, kapag rectangular slab, may trapezoid kasing na-form, diba? Sa tributary section. Pero kapag square truss, lahat lang triangles. Okay? So, wait lang. Okay. So, next tayo. This time, slab DEHG. Okay, class? So, for slab DEHG, ang mangyayari, computin natin, although halata naman to na one-way slab, pero sige na, ang length nito ay 5, diba? Ang width nito ay 2. So, ang sagot, 2.5 is greater than 2. This is one-way slab. Kapag one-way slab, hatiin mo lang siya dito. Next tayo for slab EFIH, this slab, please refer to the cursor. So, 2 meter ang width, 3 meter ang length. So, divide mo na lang, 3 over 2. So, 3 over 2 is 1.5. And of course, 1.5 plus is less than 2. So, since less than 2, we consider this one as two-way slab. So, syempre, two-way distribution tayo. Ganyan. So, lastly, for slab, the bigger one, GHIKJ. So, this is slab, no? Ang gagawin natin is, check muna natin kung ano siya. Ang kanyang length ay 8, di ba? 5 plus 3 is 8. Ang kanyang width ay 3. So, therefore, 8 over 3, and that is equal to 2.667. Unfortunately, 2.667 class is greater than 2. And since greater than 2 siya class, therefore, this is what? A one-way slab then. So, hatiin natin yan. So, ayan. Ang mangyayari, sorry. So, ayan. Na-drawing na natin kung paano yung framing ng ating floors. So, alam na natin kung sino-sino yung two-way slab at the same time, sino-sino ang mga one-way slab. So, ngayon, balik tayo sa problem class. I-sketch daw natin yung tributary area for beam AB. So, unahin ko muna yung beam AB. Nandito siya, di ba? From this column to column B. So, actually, ang i-shade ko lang naman is this one. Okay? So, sabi natin, shade lang naman. So, this is for beam AB. Ayan na. Na-shade agad natin. So, ganun lang. Likewise, simulan natin
For frame BE. So, sa BE, nandito class yung frame BE. Ang mangyayari, yung frame BE natin class ay sumusuporta sa dalawang slabs. The slab ABED and the slab DCFE. So, di ba? Dalawang slab ang sinusuportahan ni BE. So, sa pagkakataong ito, so, syempre, alin yung tributary area yung naka-attach kay BE? Ito. At the same time, nandito sa kabila. So, these two, combined mo, ito naman yung tributary area sa BE. Yung kanina kasi, syempre, isang slab lang naman, hindi nag-group. Pero dito, kapag group, so normally, di ba dito, sa, halimbawa, sa kanan, may naka-attach dapat dyan din na slab. So, kapag ganon, so nado-doble yung tributary area. So, this time, this is the tributary area for BE, kasi ito yung contributor ni slab ABED, ito naman yung contributor ni BCFE. So, this one. So, I hope clear tayo dito. So, next tayo. For EH, so nasaan ang EH? Ang EH natin is nandito. Diba? Supposed to be, I am referring na dito sa EH, no? This one. So, syempre, short beam ito dito sa one-way slab, wala yan i-carry dito. Pero, yung EH kasi, beam pa siya dito sa two-way slab. So, therefore, ang kaya lang i-carry ni EH na, na tributary, this one. So, dito lang sa two-way siya may pakinapang. Kasi sa one-way, since short beam siya, ni one-way slab na DEHG, so, ano siya, tapon siya. So, hanggang dito lang ang kanyang influence, o ang kanyang tributary. So, for beam EH. Next tayo, HI. So, for HI, okay. Ito yung medyo complicated. So, yung HI, walang problema, kasi we are referring now to this one, edi ito na. Ibibigay ko na to kay HI. Kaya lang, paano naman dito sa isang buo na ano, hati nitong malaking one-way slab? Ang gagawin nyo, ihati nyo siya class. Hatiin nyo rin kasi itong region na to, mapupunta to kay HI, ito naman, mapupunta to kay GH. So, therefore, sa hatian, ito yung mapupunta kay HI. So, therefore, this is the tributary area for HI. So, ganun siya. Next tayo. Ano pang mga members? So, CF. For CF, nasan yung CF natin? Ah, nandito. Walang problema kay CF class. Madali lang naman siya. Since yung CF is this portion, nasa gilid siya. Ito lang naman ang i-carry niya. So, labelan natin as CF. And lastly, for JK, ang JK natin is nandito. Okay? So, wala namang iba from J to K. Napakahabang beam. So, ito yung i-carry niyang buo. So, this will be the tributary area for JK. So, I hope clear tayo dito sa konsepto class ng tributary area. Napakadali lang yan. Ang unang step, alamin niyo muna if the slab is one-way or two-way. Pangalawa, tingnan nyo kung anong beam yung magke-carry ng specific tributary area sa slab. Then, i-shade mo. So, ganun lang ang process natin. So, I hope walang malilito dito sa concept ng tributary area. So, dagdag na natin. Paano kapag column na ang pinag-uusapan natin? So, ayan, column na tayo. So, basahin ko lang. Sketch the tributary area for column A, E, G, H, and K of the typical floor plan of the building shown. So, ngayon, yung kanina class, tributary area for beams tayo. Ngayon, tributary area for columns naman tayo. So, sige, ililipat ko lang siya dito sa ating Microsoft OneNote. So, same floor plan siya ngayon, no? Pero, ang pag-uusapan natin ay column. So, I want you to take your attention here kasi importante din yung pag-compute ng tributary area. So, sa column, more on averaging lang tayo. More on kukumpitin mo lang yung midpoint ng beam or ide-determine mo lang yung midpoint ng beam. So, halimbawa, no?
dito sa AB, di ba ang beam is beam AB, no? So, actually, pwede mo siyang hatiin lang dito. Ayan, hatiin mo. Even in DE, ganun din ang sistema, hatiin mo siya. Nakukuha nyo? So, syempre, midpoint ito, midpoint lang to. Ganun din kay BC. Ayan, midpoint siya. Ayan, so, ganito yung process ng tributary area for column. Tapos ito, hatiin mo tong AD, no? Literal na, dun ka sa midpoint. Okay, so more on mga straight lines tayo dito. Hindi na dito importante kung one way or two way pa. Wala nang ganun-ganun class sa computation natin, no? Literal, nahahatiin mo lang sa mga midpoints ng beam. Ganun din dito, midpoint ito. So, diretso mo lang. So, even this one, midpoint. Okay, so diretso natin. Ayan. Okay, next tayo. Dito, may midpoint yan. Tapos, may midpoint din dito. So, diretso natin to. Okay, so dito magkakaroon ng problema. Supposed to be, dito, dapat idiretso mo lang siya, no? Diretso lang to, pero huwag mong idiretso paano. Kasi, wala ka naman na ditong beam. Or wala ka namang column. So, hanggang dito lang siya, sa portion na to. Ganon din dito, diretso mo lang, pero hanggang dito lang, yung kanyang ilalagay. Tapos, sa JK, since isa itong beam, na 8 meter, ganito yung kanyang pagkahati. So, dito kasi, may tatlong column dito, tapos dalawa na lang, no? So, therefore, i-drawing ko muna to. Ito yung midpoint ng isang beam, lagay ko dito. Ito naman yung isang beam, lagay ko. Ah, okay, sorry. Hindi pala nakikita ang cursor ng mouse. Explain ko lang dito sa part na to, yung paglagay ko ng tributary, di ba beam ito? Hatiin mo, literal na hati, pero hanggang dito rin lang sa, ano lang, hati na to. Ganon din dito, sa 3 meter, ganon din. So, ito yung boundary niya. Tapos, itong 8 meter natin na JK, 8 meter yan kasi 5 plus 3 is 8 meter. So, yun, hatiin mo, tig 4 meters dito. So, ayan, nahati na natin yung slab. And ito naman na ang representation class ng tributary area for column. So, iba kasi ang tributary area for beam, iba naman ang tributary area for column. But the concept will be the same pa rin naman. So, halimbawa, ang tanong, sketch the tributary area for column A. So, nandito class yung column A natin. So, wala naman ng ibang slab ang naka-attach doon, which is exterior slab kasi ito, di ba? So, ang i-shade ko is itong portion na to ng slab. Okay? So, clear. I hope clear tayo dito. So, this is for A. Next tayo, tanong is for column A. So, yung E natin is an interior column. Ito siya, no? So, actually, apat na slabs ang nakakonect sa kanya. So, this slab, 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 and slab. So, therefore, apat ang i-consider natin for E. So, this region is para kay column E. So, ganun class ang tributary area for column. So, more on rectangles lang tayo dito. Next tayo, ano pa? Column G. So, for column G, nandito siya. Edge column ito. So, syempre, ito lang naman na dalawang rectangular region ang kaya niyang suportahan. So, this is the tributary area for G. So, I hope clear tayo dito. Next tayo is for H. Si H naman is itong portion na to, itong malaking portion dito. Interior column kasi ang H. So, therefore, ito ang i-shade ko. So, yan naman yung para kay H. Then, lastly, kay K. Si K is kanto. Nandito siya, no? Ito yung kanto niya na K. So, therefore, ito lang yung kanyang tributary area for K. So, ganun lang ang concept niya. Madali lang naman class, tandaan, no? Hatiin mo lang yung mga beam. Tapos, kapag ganito, dito tayo sa slab GHIKJ, hindi balanse, hatiin mo muna dito, i-extend mo to, then hatiin mo din. So, practice lang naman yan sa concept ng tributary
area for column. So, I hope clear tayo dito sa discussion natin. Recall lang, one-way slab, two-way slab, the distribution kung paano. So, the tributary area for beam using the principle of one-way slab and two-way slab. And this time is the tributary area for columns. So, ang next video natin, dito na tayo sa actual na computation kung paano nadidistribute ang load. So, i-end ko muna dito. So, thank you so much.